Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na makamit ng kaloob mong karagdagan para sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ang mga Israelita'y nakarating sa ilang ng Sinai. Noong ikatlong buwan nang umalis sila sa Ehipto, mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa, sapagkat ako ang Panginoon ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao." Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at sa lasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli.
Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa baanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay babalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang usok, tulad ng usok ng isang pugon, at ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos,
ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kaniya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nila nakikita. At nakikinig, ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata, at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnanasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kung inyo pong mapapansin at araw-araw kayong nagsisimba, nang simulan nating basahin ang aklat ng Eksodo sa unang pagbasa, doon natin nakita at narinig kung papaanong makipagniig ang Diyos sa tao. Lalo na ngayong linggong ito, ating napakinggan ang kaniyang pakikipag-usap kay Moses. Sa paanong paraan, gayong hindi alam ng mga Israelita ang itsura ng Diyos. Hindi nila batid kung papano ito makipag-usap. Kaya sa pamamagitan ng kanilang mga lider, sa pamamagitan ng taong gusto niyang gamitin, siya ay nakikipag-usap. Sa paanong paraan? Ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng ulap, nakikipag-usap sa pamamagitan ng araw o ng liwanag sa gabi, nakikipag-usap sa hangin o sa lindol o sa whisper na naririnig. Ngayong umaga, sa ating unang pagbasa, nakipag-usap siya kay Moses sa pamamagitan ng apoy at usok. Yun bang nakikipag-usap ang Diyos sa bagay na madali lamang maunawaan ng tao, sa bagay na konektado sa buhay ng tao? Pero bakit ngayon sa Ebanghelyo ay ipinaliwanag ng ating Poong Jesus Nazareno kung bakit siya ay nagsasalita sa talinhaga? Ang mga alagad at ang mga Pariseo at Eskriba at ordinaryong tao ay magkabukod ng pamamaraan ng pagkilala kung sino ang nagsasalita sa kanilang harapan. Kaya ang tanong ng mga alagad,
Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila? At ito ay pinag-iba ni Jesus at sinabi niyang, ipinagkaloob sa inyo na malaman ninyo ang tungkol sa paghahari ng Diyos at sila naman ay iba ang katatayuan. Sila ay may mata pero hindi nakikita. Sila ay may pandinig pero hindi nakaririnig. Sila ay may isip pero mapurol at ipinipikit nila ang kanilang mata at ang kanilang tenga ay kanilang ipinipinid upang hindi marinig. Ano ang ibig sabihin ng Ebanghelyo ngayon? Na napakaswerte ng henerasyon na yon dahil hindi na nila kailangang kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng ulap o ng apoy o ng hangin. Eto na, face to face, nakasama nila ang Diyos pero hindi nila nakikita, hindi nila naririnig o ni hindi nila nauunawaan na ang taong kaharap nila ay 100% human and 100% divine. Dahil ang mga taong ito ayaw maniwala sa imahe ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Yun bang nasa harapan mo na, hindi mo pa nakikita ang mensahe na ipinapakita ng mga kasulatan na tumutukoy at nagdadala sa taong kaharap mo na nagsasalita ng talinhaga. Ito ang hamon sa atin ngayon. Pwede mong itanong, maswerte ba ang mga tao noon dahil nakaharap nila si Jesus? Hindi po, mas maswerte tayo ngayon dahil ipinadala at ginawa ng Diyos ang maraming bagay upang siya ay ating makasama. Unang-una ay makasama siya sa grasya, sa biyaya niyang patuloy na ibinibigay sa pamamagitan ng mga sakramento. Ang sakramento ng kaniyang awa at pag-ibig ay nasa sakramento ng kumpisal. Sino ang aayaw sa awa at patawad ng Diyos? Gayong ibinibigay niya araw-araw sa mga taong gustong bumalik sa kaniyang pag-ibig. Makikilala at makikita natin ang Diyos sa napakaraming paraan. Sa banal na Eukaristiya na ating tinatanggap kung tayo ay nagsisimba at nakikiisa sa pamayanan. Ang biyaya at pagkain ng kaluluwa upang sa ating paglalakbay makarating tayo sa kaniyang kaharian. Ang kaniyang mga banal na salita sa banal na kasulatan araw-araw. Kung ikaw ay magbabasa ng Biblia, magsasalita ang Diyos sa iyo kung ano ang mensaheng gusto niya na gawin mo sa araw na ito. Ang pamilya, pamayanan, pakikipagniig sa simbahan ay isang paraan, katuruan ng simbahan ay isang pakikipagniig at pakikipagtipan sa pangako ng Diyos na siya ay naririyan sa anumang oras ng buhay. Kaya mapalad tayo sapagkat nakikita ng ating mata ang kapangyarihan ng Diyos sa banal na Eukaristiya. Mapapalad tayo sapagkat nakakarinig ang ating mga tenga sa Ebanghelyo araw-araw na ibinibigay niya sa atin. Tayo ngayon
ay magbukas ng isip at puso upang tunay nating maramdaman na ang Diyos at ako ay nagniniig sa Kaniyang walang hanggang awa at sa Kaniyang walang hanggang pag-ibig. Sapagkat ang tunay na nakikinig lamang ang makauunawa ng mga talinhagang Kaniyang itinuturo at ipinapakita. Huwag po nating sayangin ang araw-araw na pakikipagniig ng Diyos. Ang mensaheng pinalalampas natin sa araw-araw, ang awa at pag-ibig na gusto niyang ipakita sa oras ng ating buhay. Sana po kahit na sa pananahimik ninyo, sa loob ng simbahang ito, ay maramdaman ninyo na ang mensahe ng Diyos ay para sa akin lamang. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturoan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang naghahasik ng butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kaniyang gawaing ito sa ating panalangin sa Ama. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-100. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatan sa pagkalumbay, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Amang makalangit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita na nahasik sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Lahat ng iyong mga pinaghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito sa kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi ng mga banal na kapiling mong lagi at iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus ang walang hanggang larawan ng Ama. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh,
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.